maniwala sa mga nangyari. Katunayan, nung huling nagkita po kami, bago siya pumunta ng Samar, bago siya pumunta ng La Union, nagkukwentuhan pa po kami. Tinanong ko po siya, ay ko, Tito Yoyong, wala ka talagang sakit. Wala kang karamdaman. Sabi niya sa akin, ay, wala. Sabi ko, talaga? Kahit sugar, hindi mataas? Sagot niya, mataas. Kakaiba ko talaga si Tito Yoyong. Walang makares, walang matulad. Kailanman, walang magiging mapalit ng isang Yoyong Martires. Pag naisip natin si Tito Yoyong, isa sa una natin maiisip ay laging masaya, laging nagpapatawa. Pero alam niyo, ang dami ko rin pong natutunan sa kanya. Medyo lamang lang yung natutunan kong kalokohan sa kanya, pero marami din pong maayos at matitinong bagay. Mga mahalagang bagay tungkol sa buhay. Tungkol sa politika. Ang kwento niya sa akin, lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng hirap na pinagdaanan niya sa politika, history ng City Hall, pati sa maliliit na bagay, tulad ng kung anong isda ang dapat nating iwasan. Kung saan ang masarap ng mga bagong kainan, the Green Hills. At marami ba pong iba? Madalas po kaming roommate noon, nung pareho po kaming konsehal, yung second term niya ulit. Bale, 8 total term niya na po yun. Grabe po yung 27 years in public service na tuloy-tuloy, dire-diretso, 9 consecutive terms. So, nung nagsabay po kaming konsehal, pag may mga out of town o mga seminar, ganyan, hindi ko rin alam kung bakit, pero lagi po yung ginagawa niyang roommate. Pag nagpipilian na ng roommate, sabihin niya, uy, sama tayo. Siyempre, wala naman akong choice. Pero gusto ko rin naman, kasi alam kong masarap mag-uwento eh. Ng mga panahon na yun, talagang nakikinig lang ako, pinusubukan kong i-absorb lahat. Nung isang gabi, hindi ko alam kung sa Soleria time, kasi isang gabi, mga 7 p.m. na sa kwarto na kami, maaga nag-apunan. Nagkukwento siya, kwento lang siya ng kwento. Kung ano-ano, alam niyo naman kung paano si Tito Yoyong. Kinuwento niya sa akin nung una niyang sinabi kay Papa, natatakbo siyang konsehal. Hindi ko na ulitin yung kwento niya. Pero mahabang kwento yun. Siguro, hindi lang 20-30 minutes eh. Sa bandang dulo ng kwento, sabi niya, sabi sa akin ng tatay mo, tapos nakatulog siya. Kapikin. Ay, dito yung, ano sabi? Wala na, di na ako pinapansin. Nakatulog na. So ako, late ako matulog. Mga 10-11 p.m., babasa-basa lang ako sa kwarto. Bigla siyang umupo. Sabi niya, Kalbo! Nagulat ako. Yun pala tinutunoy niya yung kwento niya. From 3 hours ago. Parang walang nangyari. Pero habang pinapanood ko rin siya, nung konsyal siya, mga kwento ng panahon na vice mayor siya, kwento ng mga anak, mga taga City Hall, dyan po yung mga department head natin, nakatrabaho niya. Siya yung isang tao na wala kang maririnig na masamang kwento tungkol sa kanya. Wala kang marinig na hindi maganda. Lahat ng kwento, puro magaganda, puro masasaya. At hindi lang siya masayang tao, hindi lang siya nagbigay ng kasiyahan sa marami, kundi siguro ang hindi na-realize ng iba, yung disiplina niya, yung work ethic niya, hindi lang bilang basketballista, hindi lang bilang aktor, hindi pati bilang public servant. 7:30 a.m. may flag raising ceremony po dito. 6:30 a.m. nandito na po siya. Session, ganun din po. Laging maaga, hindi lang on time, laging maaga. Hindi nag-a-absent. Basta kung anong trabaho gagawin niya, anong katungkulan niya, gagampanan niya. Pag umabsent yun, alam niyo, may matinding dahilan kung bakit hindi siya maharap. Maraming politiko, maraming tao na gusto ng tao.
maraming tao na hinahangaan. Pero si Tito Yoyong, mahal ng tao. Si Tito Yoyong, mahal ng mga Pasigenyo. At wala siyang magiging kapalit. Naging magiging kasama sa mga alaala ng Pasigenyo, kanyang paglilingkuran, and lahat ng fun-loving memories natin kay Tito Yoyong. Sa buong Martires family, lalo na po kay Tita Tess, maraming salamat po sa inyo. Sa maraming salamat na for 27 years, sabi nyo nga minsan, hindi nyo siya nakikita o paggabi nyo na lang siya nakikita dahil sa kanyang dedikasyon sa public service. Maraming salamat sa pagpapahiram kay Tito Yoyong sa lungsod ng Pasig. Tito Yoyong, mahal ka namin. Tito Yoyong, ngayon pa lang, miss na miss ka na namin. Paalam, Tito Yoyong.